maganda ang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama nang sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa, pati bahay ng Panginoon na itinalaga nila sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalan sila ng mga sugo. Ngunit, hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa kasukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Anupat ang lahat na ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala lang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persya. Sa gayon, natupad ang hula ni Remeyas na ang lupain nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito, sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag
ng Haring Ciro ng Persia, ipinauubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya, ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan, e pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon ang kaniyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y akin limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y akin limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami ro'y nakaupong tumatangis sa tuwi ng ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila. Isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bansa noon, ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang handog ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay
sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatula ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa na masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagdiriwang po natin ng Eucharistia na ito, ay sa patuloy natin paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma, magandang tignan, no, kamusta ang paglalakbay natin? Kamusta ang paglalakbay natin? Naintindihan ko, no, na sa mga panahong ito ay puspusan na yung paghahanda para sa darating na mga mahal na araw. Yung iba, naghahanda na para sa pabasa. Meron na nga ho, ngayon pa lang may pabasa na ho. Yung iba ay nagpaplano na saan sila magpipilgrimage, saan magbibisita iglesia. Pero magandang tandaan natin na yung panlabas na gawain ay sayang kung ang loob ay hindi maayos. At hindi ba yan lagi ang pinatutunguhan ni Jesus at lagi tinuturo sa atin?
na hindi sa panlabas na gawain sana nakasentro lamang ang ating pananampalataya sa Diyos, kundi ang puso natin ay nakatuon sa Kanya. At ang puso sana natin ay bukas sa pakikinig sa salita ng Diyos. Tulad sa ating ebanghelyo, maganda tingnan, ano yung nangyayari? Si Nicodemo ay kausap si Jesus. Si Nicodemo ay nakikinig kay Jesus. Sa kanilang pag-uusap, si Jesus ay itinuturo kay Nicodemo at ipinapahayag sa kanya ang mabuting balita. Tayo ho bilang Kristiyano, maganda rin no, na sa panahong ito ng Kwaresma ay mas lalo nating lawakan ng ating pakikinig sa salita ng Diyos. Laging may puwang ang salita ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga pagninilay, sa ating pang-araw-araw na gawain. Sana ho ay laging may puwang ang salita ng Diyos. Sapagkat sa salita ng Diyos natin nakikilala si Jesus. Sa salita ng Diyos natin nakikilala, sino ba si Jesus na nagmamahal sa atin? Sino ba itong Diyos na inalay ang sarili niyang buhay para sa kaligtasan natin? Sino ba itong Diyos na ito na ipinadala ng Ama dahil sa dakilang pag-ibig ng Ama para sa atin? Maganda yung sabi ni Jesus eh. Pinadala siya sa mundo dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan. Na ayaw niyang mawalay tayo sa Kanya dahil sa ating kasalanan. Kaya ipinadala si Jesus dahil ayaw niya tayong malayo at mapalayo dahil sa ating kasalanan. Kaya dahil nadama ang pag-ibig ng Diyos sa atin, at nakakasiguro naman ako, karamihan sa atin dito ay nagtutungo dito at patuloy na pumupunta rito sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno dahil naramdaman natin ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa buhay natin. Lalo na sa mga panahon na pakiramdam natin ay walang-wala tayo, nag-iisa, walang kalakbay, pero nadiskubre natin ang Diyos, mahal na pong Jesus Nazareno, ang kasama natin sa mga panahong akala natin wala na tayong makapitan. Pero sana mula rito sa pakikinig natin ay lumalago din tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano na ang ating pananampalataya ay hindi lamang po nakikita na nagsimba tayo, sumama ka sa pabasa, kahit 10 pabasa pa po ang puntahan mo, lahat na ho ng pabasa sa barangay ninyo napuntahan nyo na ho, pero kung hindi nagbago ang buhay, sayang naman. Kahit nakarating ka pa sa pinakamalayong lugar, napuntahan mo ang pinakamalayong simbahan, nakarating ka hanggang Bicol sa pagbibisita iglesia mo, pero kung hindi nagbago ang iyong buhay, sayang naman. Nagpakapagod ka lang. Nag-food trip ka lang. Sayang naman kung ang lahat ng itong gawain ay hindi magdulot ng pagbabago sa buhay natin. At ang lahat ng ito ay pinagmumulan dahil nadama natin ang pag-ibig ng Diyos. At ang sukli natin at ang tugon natin sa pagdama natin sa pag-ibig ng Diyos ay siya rin ay mamahalin natin. At paano ba natin mamahalin ng Diyos? Sa pakikinig sa Kanyang salita. Kaya nga sabi ni Jesus eh, ang nananalig sa akin,
sila ay nasa liwanag. Ang ayaw maniwala sa kanya ay nasa kadiliman. At gusto nilang manatili sa kadiliman. Baka may mga humahadlang pa sa atin sa buong puso nating pagtugon sa paanyaya ng Diyos na sumunod sa Kanya. Ano yung mga kasalanan na ayaw pa rin nating bitawan? Baka sa paanyaya ng ating Panginoong nagmamahal sa atin, hilingin natin ang grasya na ito na buong pusong makatugon sa paanyaya sa Kanya ng pag-ibig. Na yung mga balakid natin, yung mga humihila sa atin para buong pusong makatugon sa Diyos ay ating pakawalan. Yung mga bisyo natin, yung mga pangit na gawain, iba ho, baka naging bisyo na ho ang paniniram kaapwa, paniniram puri, no? Pag-usapan ng buhay na may buhay, inaraw-araw mo na, almusal tanghalian hapunan, no? Chismis ang iyong usapan. Baka pwede naman, no, sa ating pagtugon sa salita ng Diyos at sa paanyaya ng Diyos na nagmamahal sa atin, nabitawan itong mga ugali na ito at tumahak sa pakikinig at pagtalima sa utos ng Diyos. Ang tugon natin sa pag-ibig ng Diyos ay ang ating pagmamahal sa Kanya. At hindi lang natin sinasabing, Lord, mahal kita ha. Nakikita ito sa ating pagbabago ng ating buhay. Kaya malalaman mo ang isang tao ay nagmamahal talaga sa Diyos. Kung ang buhay niya ay nagbabdahan-dahang nagbabago. Kung kanyang mga dating gawain ay paunti-unti na niyang tinatalikuran. Lumalago na siya sa pagpapakumbaba. Hindi na siya nagnanais, ako yung bida, ako yung star, kailangan ako yung nasusunod. Marunong na siyang makinig. Marunong na siyang maglingkod. Hindi nag-aangad na maging mataas. Kundi mas nais na magpakababa at maglingkod. Dito nakikita ang bunga ng ating pagmamahal sa Diyos. Hindi lamang sa salita at pagsabing, Lord, mahal kita. Kundi ang pagmamahal natin at tugon natin sa paanyaya ng Diyos ng pag-ibig ay nakikita sa pagbabago ng ating buhay at pamumuhay. May nangyayaring pagbabago. Mas bumabait tayo. Mas nagiging mas maunawain tayo. Mas nagiging mapagkalinga tayo sa kapwa natin. That is how we grow in our love for God. Kaya sana po yung paanyaya sa atin ng Ebanghelyo at sa patuloy nating paglalakbay sa panahon ng ito ng Kwaresma ay buong puso tayong makatugon sa paanyaya ng Diyos. Ang Diyos na pumasok sa ating kasaysayan. Ang Diyos na nagkatawan tao, inalay ang sarili sa krus dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa atin. At ang tugon din natin sa pagmamahal ng Diyos ay ang pagmamahal din natin sa Kanya sa pamamagitan ng patalima natin sa Kanyang aral at utos sa pagbabago ng ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ng krus ni Jesus, ito rin ay tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila ng may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag nawa tayo ng magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang puot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paglingap, madama nawa ng mga may sakit at nagdurusa ang mapagmalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming laging makasunod sa iyo upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, at maidulot nawa nito para sa kaligtasan ng tanan,
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Dakilang pag-ibig
saan man manang, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office, tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pang mag-enroll ng libre. Wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page. Para sa iba pang tulong pang edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari niyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 82244-5609, 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob ng iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinku ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.